my channel. At ngayon nga, itong si Marisa ay nakita na nila Elise at Gabriel. Dahil nga itong si Marisa ay nag-launch na ng kanyang kumpanyang La Sierra dito sa Pilipinas, na kung saan ay imbitado itong si na Elise, Gabriel at pati na itong si Sonia. So itong si Sonia ay dumalo at itong si Elise din at si Gabriel. Dahil hindi nagpapatalo itong si Elise, siya ay nagdesisyon na dumalo sa okasyon na nasambit. So pati itong si Gabriel ay kasama din, at bago mag-imbita or bago magsimula ang okasyon ay sinabihan ito ni Gabriel kung pupunta nga ba itong si Elise. So sinabi ni Elise na oo, pupunta siya sa event na yon para makilala niya kung sino ba ang nagmamay-ari ng ang kalaban ngayon ng Senyedosa, walang iba kundi ang La Sierra. So ngayon nagsimula na ang event, dumalo doon ang mag-asawa, magkasama sila na naka-red gown itong si Elise at naka-red coat naman itong si Gabriel. At naka-gown din naman itong si Sonia ng kulay khaki. So, itong si Marisa ay naghanda na din, naka-red gown na din siya. Kasi pinapili siya ng kanyang designer kung alin ang gagamitin niyang gown. At ang napili niya ay red. So, pareha silang naka-red nitong si Elise sa okasyon. At ngayon ay handang-handa na nga na magpakita itong si Marisa. At ayon ay dumating na nga ang lahat ng panauhin ng La Sierra ng mga imbitado. At in-announce na ng MC kung sino ang may-ari, at yun ay lumabas na si Marisa. At paglabas ni Marisa sa stage, gulat na gulat itong sina Sonia, Elise at lalong-lalo na itong si Gabriel. At paglabas ni Marisa ay doon na nagsabi itong si Marisa, sinabi niya sa harapan ni na Elise na matagal ng panahon na walang kakumpetensya ang Senyedosa, kaya ngayon ay meron na, walang iba kundi ang La Sierra. So, ganun na lang ang panghahamon niya dito kay Elise. At itong si Elise ay nakatingin na lamang dito kay Gabriel dahil shock na shock itong makita si Marisa. At si Gabriel naman ay nakatingin tulala dito kay Marisa. At mayroon nga palang mangyayari sana, dahil nang bumaba na ng stage si Marisa, itong si Elise naman ay susugurin niya sana itong si Marisa, subalit pinigilan ni Gabriel itong si Elise. So hinawakan ni Gabriel ang braso ni Elise at galit na galit si Elise dahil pinigilan siya nito ni Gabriel. At itong si Marisa ay siyempre tuwang-tuwa itong si Marisa dahil pinigilan ito ni Gabriel. At si Sonia ay nakangiti lamang dahil alam niya na randoon na ang kanyang gustong dapat mapangasawa ni Gabriel, walang iba kundi si Marisa. At bilib na bilib na naman dito itong si Sonia kay Marisa. At ngayon nga itong si Madam ay nakipagkita na dito kay Marisa, at wala na din daw sa organisasyon itong si Madam, sabi dito kay Marisa, dahil itong si Marisa ay gustong malaman kung sino nga ba ang nagpapatay sa kanya, at gusto niyang maghiganti dito kina Oscar at kay Elise kung sila man ang may kagagawa na gusto siyang ipapatay noong mga panahon na nakaraan. At ngayon itong si Jake ay talaga namang hindi mapalagay dahil nga nagbabago na ang kanyang pagkikitungo dito kay Hope, dahil nagpresent sila ng kanilang presentation dun sa ginawa nilang project nila Hope sa kanilang professor. Subalit
kahit tuwang-tuwa itong si Hope dahil sa kanilang matagumpay na presentation sa kanilang project ay niyakap ni Hope itong si Jake dahil sa katuwaan. Subalit itong si Jake ay hindi nagpakita ng katuwaan dahil nga nalulungkot itong si Jake dahil apektado siya dahil yung feelings niya dito kay Hope ay hindi niya maipapatuloy dahil nga sa naiipit siya sa hidwaan ni na Marisa at Elise. At sinabihan siya ni Marisa na huwag siyang ma-fall in love dito kay Hope dahil anak ito ni Elise. So, iiwas at iiwas na lang dito si Jake at syempre itong si Hope ay nagtataka dahil nga sasagutin niya na lang daw sana itong si Jake ay bigla itong nanlamig sa kanya. So, nalungkot ngayon itong si Hope dahil nga sa pagbabago ni Jake at nagtataka siya dahil nga meron daw bagay or something na may nangyayari kung bakit naging ganoon na lamang biglaan itong si Jake. At ngayon, abangan natin ang masiklab na pagtinginan at pagkakaalam na itong si Marisa nga ang tunay na may-ari ng La Sierra. So, tunghayan natin yan sa pag-uumpisa ng kanilang hidwaan na naman. So, thank you so much for listening.